Isang bagong Bangsamoro Transition Commission ang inilunsad sa Davao City ngayong gabi. Sila ang bubuo ng bagong draft ng batas na papalit sa naunang Bangsamoro Basic Law na hindi na ipasa sa nakaraang administrasyon. Layunin itong bumuo ng Bangsamoro entity na papalit sa kasalukuyang ARMM o Autonomous Region in Muslim Mindanao. Live mula sa Davao City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, hinimok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga bagong bumubuo ng Bangsamoro Transition Commission na madaliin ang pagbalangkas sa draft ng isang bagong batas na magtatatag ng Bangsamoro entity. Yan daw ay para mapigilan ang paglago ng extremism sa bansa. Now I am trying to fast track everything. I promise the Moro people of Mindanao that you will have it during my time. Pinamamadali na ng Pangulo ang pagpasa ng isang batas na magtatatag sa Bangsamoro entity. Mahalaga raw ito para mapigilan ang pagpasok ng extremism sa bansa. Ngayon kung papasok sila dito, as they are not attempting to try to inject the IS, mahirap yan. That is why also we must avoid extremism or even entertaining or accommodating them because it will destroy all of us. This will be a country turn apart. Sa Davao City, muling inilunsad ang isang panibagong Bangsamoro Transition Commission o BTC. Unang binuo ang BTC ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa pamamagitan ng Executive Order 120 para buuin ang draft ng Bangsamoro Basic Law. Nitong nakaraang November 7, muling binuo ni Duterte ang BTC sa pamamagitan ng Executive Order No. 8. Mula sa 15 miyembro, pinalawak ni Duterte ang komposisyon ng BTC sa 21. 11 kabilang ang chairman mula sa MILF, 10 naman mula sa gobyerno. Bubuo ng bagong draft law ang BTC na papalit sa naunang Bangsamoro Basic Law na hindi na ipasa sa 16th Congress. Sa kasalukuyang BTC, inappoint ng Pangulo na Chairman si MILF Vice Chair for Political Affairs Gadzali Jaafar. Malaking bagay raw ang mas malawak na representasyon ng bagong BTC. Ang panahon namin, malaki ang chance, malaki ang pag-asa natin. May pasa ito bilang batas sapagkat ang Pangulo natin sa tingin natin very serious at sincere para may pasa ito. At Jessica, tinanong din natin no kay BTC Chairperson Gadzali Jaafar kung kailan na ba sila magsisimula ng discussions or consultations tungkol nga dito sa binabalangkas na draft law on the Bangsamoro entity. Sabi niya wala pang petsa sa ngayon, pero as soon as it is launched, no? Yung nangyaring launching or relaunching kaninang hapon hanggang gabi dito sa Davao City, ay sabay na rin daw magsisimula ang public discussions at public consultations leading up sa pagbalangkas nitong draft law, Jessica. Mm-hmm. Dano, by any chance, napag-usapan ba yung activities ng Maute Group sa Central Mindanao? Kasi ito yung sinasabing grupong may kaugnayan sa ISIS kasi the President spoke about yung danger ng pagpasok ng extremism through the ISIS, no? Napag-usapan ba yan? Kasi andun ang MILF, baka mas may impluensya sila dito sa grupong ito. Jessica, dito sa relaunching ng BTC, basically this is ceremonial in nature. So walang anumang diskusyon, walang anumang banggit ni reference dito nga sa Maute Group. Bagamat si Pangulong Duterte kanina sa kanyang talumpati, no, ay sinasabi nga niya, may binabanggit siyang references sa ISIS na hindi nga daw dapat sumabay dito ang Bangsamoro at mga Pilipino dahil iba raw, according to him, iba ang ating kulturang mga malayo sa mga nasa Middle East. So kailangan daw madaliin itong pagpasa nitong draft law on the Bangsamoro entity. Actually, ang sinasabi nga, ang expected deadline nito ay July in time for the State of the Nation address ni Pangulong Duterte. Mabalangkas na itong draft law, maisalang na ito sa Kongreso. Yan daw ay para mapigilan nga yung kumbaga paglago pa ng extremism dito sa bansa, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.